Kamusta mga tol? Puro highlights ng bayan na papanood nyo kay Wen Bayayaman. Eto mga tol, hindi pa hype na breakdown ni Wen Bayayaman. Tirayan na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. 19 years old. Anong height to mga tol? 7'3 daw to pag wala sapatos eh, no? So iba-iba talaga yung makikita mo eh. Merong 7'4, merong 7'5. Basta matangkad to. Lata naman eh. Wingspan 8 feet. Hanip na yung pinakamahaba yung sa buong NBA ha. Dati si Mo Bamba at yung Queen June Miles, sila yung pinakamahaba. 7'10 yung wingspan nila. At ito, siya yung number 1 sa mga mock draft ngayon, no? Bakit nga ba? Siyempre, marami talagang reasons. Unang-una, dribbling skills. Bihirang-bihira ka makakita ng ganyang katangkad na kung mag-dribble, sobrang komportable talaga. Reverse? Ay, wala naman tinamaan. Pero magaling naman talaga mag-dribble. Eh, tingnan nyo mabuti yung dribble na yan, no? Sa mga matatangkad, mga tol, no? Si Porzingis na ata yung pinakamaayos mag-dribble para sa akin, eh. Pero para sa akin, parang mas magaling pa itong mag-dribble ng konti kaysa kitikma lang, eh, no? Pati yung takbo niya, tingnan nyo mabuti yung takbo niya. Takbo yan na komportabling takbo. Hindi yung parang hinihila yung isang paa mo. Kaya yung parang tutumba palagi kasi matangkad. Hindi ganun, eh, no? Well-balanced yung takbo niya. Nice pass, dak-dak! Pero para sa akin mga tol, itong mga ganitong salaksak niya, pwede maging weakness niya to eh. Tulad niya, tingnan niyo oh, nakarating siya sa likod ng board eh. Oh, anong gagawin mo dyan? Siyempre, papasa mo lang yan, yung tapo ng sabaw. Pero kung mapansin niyo, matigas naman talaga yung mga salaksak niya eh. Pero kasi, kung ako yung depensa ha, yan ay yung gugustuhin kong mangyari. Mag-dribble yan, tsaka sumalaksak yan. Kasi, tingnan niyo itong mabuti mga tol oh. High post, medyo malayo sa ring, di ba? Tingnan niyo, ginawa niya oh, nag-buy the way oh. Tingnan nyo kung gaano kataas ang release, tapos shoot pa rin eh. So yung ganyang galaw ni Wen Bayayaman sa poste, could be deadlier sa mga by the way ni Nowitzki dati ha. Kasi ito napakataas talaga ng release eh. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, kung ako yung didepensa dyan, mas gugustuhin ko sumalaksak na lang yan. Kaysa yung ganyan, tingnan nyo mabuti oh, madidepensa mo ba yan kapag ganyan? Hindi diba, swak pa eh oh. So kung dati naalala niyo ba si Yao Ming noon, 'di ba? Unstoppable sa mga ganyan, biglang by the way eh. Pero yung kay Yao Ming noon, mas malapit sa ring. Ito, malayo sa ring eh. Nagigets niyo ba 'yun? Tsaka syempre, ang tangkad kasi nito, easy target talaga to sa mga pass sa loob eh. O yan o, kita nyo. Ayun, nice pass pa nga, dak-dak. O yan, tingnan nyo, yan o, hinaharapan siya sa poste, di ba? Panlaban dyan, syempre, gagawin dyan, kakat sa may free throw. Tapos tsaka ipapass sa kanya, dak-dak. Siyempre, yung unang-una sa drop is Spurs. So sila yung kukuha dito. Tingnan nyo itong play na ito mga tol, oh. Screen sa ilalim papunta sa strong side. Familiar ba yun sa inyo? Sa akin, familiar yan eh. Kasi laging ginagawa ng Spurs dati yan kay Duncan eh, no? At kapag ganyan, napasahan yan sa ganyang kalalim, asahan nyo, napakahirap talaga patayan yan. Tangkad-tangkad yan eh. Kaya pa yan, tingnan nyo, parehas lang talaga yun. Ang problema lang talaga dito, nakating na naman siya sa likod ng board. Bakit kanyo? Kung mapapansin nyo kasi, ang bunggo niya, mahina rin talaga yung bunggo niya eh. Hindi man lang niya mapataras ng konti yung tao niya eh, no? So parehas lang sila ng problema ni Palungket pagdating niya sa bang bunggo. Kaya tingnan nyo, tinawagan pa nga ng troubling eh, oh. So expect niya mga tol, no? Sa rookie year nito, makakita kayo ng mga ganyan. Yung hirap siya kumuha ng pwesto sa poste. Pero sigurado ako, yung play na yan, i-screen na siya sa weak side para makapunta siya sa poste strong side, di ba? Gagawin din palagi ng Spurs yan eh. May galaw naman sa poste, no? Hindi naman puro fadeaway lang ginagawa nito eh. Pero kung ako yung tatanungin, pagdating niya sa NBA, mas hindi siya makakatira ng ganyang kadali. Pero marunong din siya mamasagaling sa poste ha. Hindi naman talaga buhay itong batang to eh. Na may ilan ako nakita mga tol, no? Nagka-isolation siya galing sa labas eh. Tapos step back 3 points pa, walang yung yan, oh, pasok pa rin, no? Yung skill niya na yan mga tol will be very useful sa mga malalakas na players kagaya ni na Aquaman, o kaya si Sanya Lopez, o kaya si Joker, o kaya si Bakuls. Kasi talagang hindi niya kakayanin sa bungguan sa loob yung mga yun eh. Kaya tinan niyo, oh, siya pa yung nagbaba, oh. Tapos biglang tumira sa 3 points na ganyan, hindi mo talaga mumubuta tayo, yung tungkab naman. Pero kung titingnan natin yung latest stats niya mga tol ha, 21.6 points per game mataas, 10.4 rebounds mataas, 2.4 assists, 3 blocks mataas, 47% sa field goals at 27.5% lang sa 3 points, 27.5% lang ha. 5 3 points yung tinitira niya kada laro, pero 1.4 lang doon yung pumapasok. So mababa yun ha. Last year halos ganun din eh, 26% lang siya sa 3 points, so konti lang yung naging improvement niya sa 3 points. Pero sa free throw naman mga tol, 82.8%, mataas eh no. Talaga magaling yung kamay niya sa free throw eh. Makikita niyo naman, tingnan niyo mabuti oh. Release ng shooter yung tira niya na ganyan, di ba? Tapos eto na sa box out naman. Actually mga tol, nakikita ko naman solid naman talaga yung fundamentals niya sa box out eh. Pero talo pa rin talaga siya sa tulakan eh. Well hindi naman to katakataka kasi nga manipis tong batang to. Pag ang kabox out niya matangkad din tapos mabigat pa. Hirap pa rin siya syempre sa mga ganyan. Pero nakita ko marunong naman manulak tong batang to eh. Pero talagang malabo niya magawa yun sa NBA kasi nga maraming malalaking players dun eh. Pero syempre matangkad naman talaga yan. So syempre makakaribon talaga yan. Hula ako dito mga 7 rebounds per game to sa rookie season niya eh.
Now, ito naman sa pick and roll, ito yung isa pang importante kasi nga manipistong batang to, yung sinubo na lang ngayon. At yung nakita ko naman, parang average naman siya sa mga pick and roll. Marunong naman talaga sa pick and roll eh. At gaya ng sinabi ko kanina ha, ang dali-dali talaga niyang pasahan sa loob kasi nga ang taas-taas ng reach niya eh. Yun nga lang, mahilig talaga siya mag-dribble sa loob. Ayun, tapo ng sabaw. Kaya tinan niya, ang ganda ng roll niya, ang ganda pa ng pasa. Ayun, dinribble na lang sa loob, napatatapa nga ni Coach Darvin Ham. At saka sa mga cuts, tingnan niyo itong cut na to, mga tol, oh, kumat sa kanan. Pero tingnan niyo yung ginawa niya. Kaya tingnan niyo buti, ang galing, oh, yun, okay, di ba? Aliyup, tak-tak! Well, isa lang ibig sabihin niya, mga tol, no? Meron din naman talaga utak tong batang to, eh. Marunong eh, no? Now, dito na tayo sa isa pang importante, yung pick and roll defense. Importante to, mga tol, kasi sa NBA, madalas, pick and roll talaga yung mga plays, eh. Una mong papansin dyan, pag nakadrop defense siya tulad yan, pag tinaas niya yung kamay niya, walang nyamo, haba talaga, eh, no? 8 feet mo naman, syempre, mahaba yan. Actually, ang na-expect ko rito, mga tol, no? Magdadrop defense siya palagi sa pick and roll. Pero doon sa huling liga niya, nakita ko, nag-switch siya madalas, eh. Now, ito mga tol, ito sa tingin ko lang ha. Kahit itong si Wenbayayaman, mahihirapan din niya sa switch pag nasa NBA na siya eh. Bakit kanyo? Tingnan niyo ito mabuti. Actually, yung galaw niya, mabilis naman talaga para sa isang sentro eh. Pero talaga mas mabilis yung mga guards sa NBA. So expect nyo, kapag nag-switch yan sa NBA, talagang titirahan yan palagi ng mga guards. Kaya nga bihirang-bihira kayo makakita sa NBA na nag-switch yung sentro sa pick and roll defense. Kahit nga si Capri ng Wolves, diba? Panangyari ginawa niya, nag-switch siya sa mga guard. Tinitirahan siya palagi ng mga guards eh. At tapos minsan nakita ko rin, nag-show defense din siya sa pick and roll tulad yan, tingnan nyo oh. Eto pa isa, defense na naman si pick and roll. Hindi ko actually alam kung anong gusto niya gawin dito eh. Libre tuloy sa trip yung kalaban niya, patay ka dyan. So kahit na mahaba pa ito mga tol, no? I think hindi itong pick and roll defense yung magiging strength niya. Ayun, natulak ko naman siya sa box out, pero yung baon sa pansitan. Pero syempre naman, useful talaga yung ganyang kahaba. Yun nga, yun agaw pa nga niya eh. Pero tingin ko siguro mga tol ha, mga 3 taon pa bago talaga maging magaling na pick and roll defender tong batang to eh. Pati actually dito sa low post defense, nako po, tingin ko mahihirapan talaga siya dito sa ngayon ha. Ayun yung mga examples, hindi nyo mabuti oh. Mahaba talaga siya pero sa katawanan talagang hirap pa talaga siya, manipis kasi eh. So yung ganyan mga tol no, dadaanin siya ng kalaban niya sa katawanan. Expect nyo, madalas mangyayari yan sa NBA. Pagtutulakan talaga yan palagi para mawala siya sa pwesto. Hindi yan pababayaan na parang nagpapatrolyo lang palagi basta-basta sa ilalim, hindi ganun yan eh. Pero yung kagandahan namang nakita ko rito no, hindi talaga siya takot sumabay. Hindi takot masaktan eh, yung baon sa pansitan. Kahit actually salaksakan siya tapos pupwersahin siya na ganyan. Kaya kita niya, tinin niya oh, taas pa rin yung kamay kahit binunggu yung butega niya eh oh. Yun, baon tuloy sa pansitan. Yan naman yung isang maganda sa kanya mga tol. Kaya doon sa liga sinalihan niya, 3 blocks per game siya doon ha. Hindi lang kasi talaga dahil matangkad siya tsaka mahaba siya. Hindi lang dahil doon eh. Solid din kasi yung fundamentals niya sa depensa. Palagi talaga nakataas yung kamay niya eh. Now ito mga tol no, ito naman yung nakita kong strength niya sa depensa, yung weak side health defense. Ayan, baon sa pansitan. Kapag nasa weak side to, at tapos walang bumubunggo sa kanya, ayan, nakakabuhay siya na ganyan, walang yamo haba niya eh oh. At para mangyari yan sa NBA, tingin ko, dapat power forward yung maging pwesto niya roon. Ang sentro actually kadalasan ng Spurs, etong si Zach Collins, di ba? Tingin ko, pwede naman pagsabayin ng Spurs yan. Dati ginawa na nila yan, di ba? Si Duncan at si Robinson, sabay pareho matangkad eh. Para ang gagawin nila doon, si Phil Collins yung sa katawanan tapos makakapag-health defense palagi si Wenbayayaman. That way, pwede makatulong palagi sa loob si Wenbayayaman eh, no? At medyo intimidating talaga yan. Kunwari, sasalaksa ka, makikita mo, ganyan kalaki sasalubong sa'yo, di ba? Kasi sa NBA, taga-screen palagi yung sentro. So nga, mangyayari dyan, sa labas palagi si Phil Collins. Tapos kapag may nag-roll na ganyan, tsaka nga yung sasalubong si Wenbayayaman. Yung pwede yung ganyan sa kanya eh, no? At siguro mga tol, kapag ganun yung nangyari, expect nyo siguro mga 3 blocks per game to kahit rookie pa lang yan eh. Syempre kapag ganun, mababawasan talaga yung mga points in the paint ng kalaban. Mas pipiliin nila tumira sa midrange na ganyan. So yun mga tol no, etong si Wenbayayaman para sa akin ha, talaga namang impressive. 7'4 o kaya 7'5 ata to, ang galing pa mag-dribble eh no. Ang haba pa, 8 feet ang wingspan, pinakamahaba sa NBA. Meron din siya tira sa 3 points, although ngayon medyo mababa pa yung percentage niya. Meron din fadeaway jumpers, ang galing sa labas eh no. Solid yung fundamentals, shot blocker talaga at hindi takot masaktan. So parang si Porzingis talaga to para sa akin, pero mas malakas dumipensa. At kung titignan naman natin, si Tikba lang mga tol ng draft yan ha, 220 pounds lang yan eh. 230 pounds naman ngayon si Wenbayayaman. So ang tanong natin dyan eh, kailangan bang magdagdag ng timbang ni Wenbayayaman? Tingin nyo ba? Kasi ako mga tol ha, kung ako'y tatanungin, kung 4 palagi ay papalaro sa kanya, konti lang dapat yung idadag niyang timbang eh. Kasi yung advantage niya, alin ba? Yung bilis niya eh, no? Panigurado ang babantay sa kanya, yung sentro ng kalaban, syempre yung pinakamalaki. At panigurado, mas mabigat yon. So kung sasabay siya sa bigat nun, baka bumagal naman siya. Tsaka mas delikado yung matangkad ka na, tapos mabigat ka pa, masakit sa tuhod yun eh.
At mukhang matigas naman yung katawan ng batang ito eh, no? Kahit pa yung nakita natin, talo siya palagi sa tulakan ngayon, pero tingin ko pa rin, siguro dapat konting masis lang yung dagdag niya eh. At talaga naman napakataas ng potensyal ng batang ito. Sky's the limit talaga to eh. Pero syempre, hindi to parang Avengers kagaya ni Captain America, di ba? Biglang lumaki yung katawan, hindi ganun eh. Sa ngayon, meron talaga itong mga weaknesses kagaya ng box out tsaka tulakan, hirap talaga siya dun eh. Tsaka sa mga pick and roll defense, medyo hirap siya dun kapag mabilis yung may hawak ng bola. Pero eventually mga tol, gagaling at gagaling talaga ito sa mga weaknesses niya. Siguro bigyan natin siguro ito ng mga dalawa o kaya tatlong taon, no? Magiging class S na halimaw na kagad itong batang ito eh, huwag lang magkaka-injury. Pero yung nakita ko kasing comparison, grabe naman yung comparison na yun eh. Sa offense raw, parang si Tuklaw daw to. Sa depensa, parang si Capri raw. Sa tingin ko, sobrang hype naman masyado yung comparison na yan. Hindi pa talaga siya ganun sa ngayon eh. Pero, meron siya potensyal na biging ganun sa future. Tingin ko talaga, ang pinakamalapit na comparison sa ngayon, si Porzingis na mas magaling dumipensa. Pero ito mga tol ha, dahil Spurs ang kukuha sa batang ito, expect nyo parang magiging steam dunkan niya na mayroong 3 points. Mababawasan yung dribbling niya kasi bihira talaga siya mag-isolation. More on low position gagawin niya, tsaka mga pick and roll, tsaka mga cuts. O yun na panghimagas, mag-like yung mga hitter ng Web Mayayaman.